Narito ang teorya natin kung saan pupunta si Kuma sa One Piece Chapter 1067. May nakakagulat na sitwasyon sa One Piece 1067. Ang totoong Bartholomew Kuma ay biglang gumalaw sa kama baka. Hindi alam kung saan siya pupunta, maging ang Revolutionary Army ay nataranta. Saan kaya siya pupunta? Matagal nang ganap na pacifista si Kuma. Ang kanyang kalooban, pagkatao, at alaala ay maaaring wala na. Nang siya ay naging alipin ng Tenryubito o World Nobles sa Mary Joyce, tinanggap ni Kuma ang masamang pagtrato sa kanya ng mga ito. Kahit na sa Chapter 1058, ang tugon ni Kuma kay Monkey D. Dragon ay parang isang robot na tugon at parang may kumokontrol sa kanya. Walang ipinakitang emosyonal na reaksyon si Kuma, kahit na nakatagpo niyang muli si Dragon. Kahit na si Kuma ay isa sa tatlong tagapagtatag ng Revolutionary Army. Ang tatlong ito ayon sa Chapter 1066 ay si Ivankov, Kuma at Dragon. Sa ganoong uri ng sitwasyon, biglang kumilos si Kuma na parabang mayroon siyang free of will. Nakakawili ang bahaging ito. Bago pa makakilos si Kuma, umiinit na ang sitwasyon sa isla ng Egghead. Nagpa siya si Shaka na tanggihan ang kahilingan ng CP0 na pumasok, at inutusan ang iba pang mga katawan ni Vegapunk na maghanda sa laban. Hindi naman siguro ito nagkataon. Hindi imposible na ang sitwasyon sa Egghead ang dahilan ng bigla ang paggalaw ni Kuma. Sa One Piece Chapter 1067, alam ni Vegapunk at ng lahat ng kanyang satellite body na si Jewelry Bonnie ay nasa Egghead. Ang pangunahing katawan ni Vegapunk ay direktang nakakatugon kay Bonnie. Habang pinapanood ni Shaka ang pakikipag-ugnayan ni Luffy sa totoong Vegapunk sa pamamagitan ng monitor. Paano kung si Kuma, bilang isang natatanging pacifista, ay maaaring konektado din sa sistema sa isla ng Egghead? Tapos nakita din ni Kuma na si Jewelry Bonnie ay nasa Egghead, habang ang Egghead ay pinagbantaan na aatakihin ng CP0. Kung gayon, kahit na siya ay naging ganap na isang pacifista, marahil ang instinct ay nakilos upang subukang tulungan ang kanyang anak. Alinman iyon o hindi, binubura ni Vegapunk ang alaala ni Kuma sa kanyang anak. Kaya sa sandaling napagtanto niyang nasa panganib si Bonnie ay kumilos si Kuma. Ang isa pang posibilidad ay hindi konektado si Kuma sa sistema ng Egghead, kahit na naramdaman niyang nasa panganib si Bonnie at sa makatuwid ay lumipat upang subukang tumulong. Kung tama ang teorya, malamang na ang layunin ni Kuma ay pumunta sa Egghead. Ang Egghead ay medyo magulo ngayon. Naghahanda si Shaka at ang Vegapunk satellite body para labanan ang CP0. Nasa Egghead din ang Straw Hats at si Jewelry Bonnie. Kung darating din si Kuma, maaaring lumala pa ang sitwasyon dito. Si Monkey D. Dragon ay nalilito sa pagtatapos ng Chapter 1067. Tungkol sa kung saan pupunta si Kuma, sinabi rin ni Ivankov na ang sandaling iyon ay kung kailan talaga nagsimula ang kanilang revolusyon. Sa ganitong bilis, baka kung umalis si Kuma, susubukan ng Revolutionary Army na abutin siya. Magiging kawili-wili kung sinundan ni Dragon si Kuma sa Egghead, dahil maaari niyang makita si Luffy. Dahil pumasok na ang One Piece sa huling saga nito, oras na para makilala ni Dragon si Luffy. Kaya lang, ano ang maaaring mangyari? Ang problema ay kung gusto ni Kuma na pumunta sa Egghead, anong sasakyan niya? Kung gagamitan niya ng kapangyarihan ang kanyang sarili papunta sa Egghead gamit ang Nikyu Nikyu no Mi, hindi siya madaling masundan ng Revolutionary Army. Magkagayunman, magiging kakaiba kung itatapon ni Kuma ang kanyang sarili sa Egghead. Pagkatapos ay susundan siya ng isang revolusyonaryo na maaaring gumalaw sa hangin tulad ni Kerasu, na maaaring mag-transform sa maraming mga ibon. Kung totoo man na wind manipulation ang kakayahan ni Dragon, hinala ko kung kasama siya sa mga makakasunod kay Kuma kung pupunta si Kuma sa Egghead. Ang kakayahan ni Dragon na manipulahin ang hangin ay isang hula lamang, batay sa sitwasyon sa Log Town noon. Kaya iyon ang teorya tungkol sa kung saan pupunta si Kuma sa One Piece Chapter 1067.
malaki ang posibilidad na mapunta siya sa Egghead. Ano sa tingin ninyo, mga kapika? Sabihin mo sa comments. Huwag kalimutan ang mag-like, mag-comment at mag-subscribe.